Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Ngayon ay araw ng Miyerkules. At again po, tayo po ay may midweek service today. Kaya naman po napaunlakan po tayo ng Manlangit Home Church, no? So nasa bahay po tayo ni Sister Miriam Manlangit at ng kanyang mga member. Dito rin po. So, hello po, Sister Miriam. Hello po. Yes. So, Sister Miriam, sino po ang leader ng inyo po Home Church? Ako po. Ah, ikaw po. So, ilan po yung mga regular attendee natin dito? Ano po, dapat po talaga mga alin kami sana. Kaya lang wala si Nanay, Nanay Rosita. Kaya, bali, apat lang po kami. Okay. So, pwede ba natin ipakilala yung mga member po ninyo? Pinapakilala po si Ate Melissa, ate ko po. Sister Anna Rose, tsaka si Casey po, anak ko. Okay. So, sila po, no? So, yung iba kasi, dahil regular day ngayon, Wednesday, okay. Syempre may klase po sila or may mga trabaho. Pero marami daw po sila according to Sister Miriam. So, minsan na lang po ang katanungan, Sister Miriam, bago tayo magsimula umawit sa Panginoon. Sa tingin po ninyo, ano po yung magandang nagawa sa inyo na ganitong klase home church na may kantahan, may naka-video na? Ano po yung sa tingin niyo, magandang nagawa nito sa inyo? Ano po, Pastora, malaking tulong po sa amin kasi po, unlike po before nung una natin mga home church, medyo nag-iisip pa kami ni ate kung anong ilaline up na kanta. Kung, kasi syempre, as ano naman po, hindi madaling mag-isip na kung ano yung dapat na ikanta na maging okay. Kaya sa ngayon po, okay siya kasi may susunda na lang po kami. Okay. Yun po, thanks God yeah. po. Okay. So, usually yun nga yung sinasabi ng mga in-interview namin ng mga leaders, ngayon hindi na sila hirap na umawit, no? So, since hindi na tayo mahirap umawit dahil may naka-line up na tayo at in-line up ng music team. So, today po, okay na po Sister Lot na na-high blood two weeks ago. But then, ngayon ready na naman siya sa ating pong ministry. So, Sister Lot, ang ating official singer today. At of course, at si this is Brother Michael Grapani. And of course, kahit hindi po nakita yung may hawak ng ating video today, of course, mabaitan pogi-pogi yan na si Brother Peter Cabalse. Are you ready to worship the Lord? Amen. Amen. So, palagpak natin ang ating mga kamay at patuloy tayong mawag sa Panginoon. Pangunahan tayo ng music. Lord, dahil nga po yung sumabay at magpalakpakan sa Panginoon at umawag. Salamat sa lahat.
Pakabuti mo sa bawat buhay na the Lord God. Patuloy nga namin na naman na ikaw ay pinupurihan sa oras na ito. Kabihan mo po ang tahanan ito, Panginoon. Blessing mo nga po, Lord Jesus. Patuloy mo, Ama, na sila'y palakasin at pagumapawin, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, Lord God. And through your words, O God, ay patuloy nila pangahawakan ito. At ito nga po ang kanilang magiging sandata, O Lord God. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lift me in your ko po ang leader na Home Church ng Manlangit na pangunahan tayo sa pangunahan talaga. Heavenly Father, thank you po Lord God sa oras na ito, Panginoon, na muli Lord God. Bidigan niyo po kami ng pagkakataon na purihin at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan, Lord God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, na ang aming papuri, pasasalamat, Lord God, ay inyong pong tanggapin sa inyong trono, Panginoon. Lord, nagpapakumbaba po kami, Panginoon, lumalapit po kami sa inyong harapan, Lord God. Linisin niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon, nawa, Lord God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga nagagawang pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon, sa buong isang linggo, Lord God, na aming nagagawa na hindi po namin namamalayan, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Lord God. Linisin niyo po kami, Panginoon, Lord, sa oras na ito, Lord God, sa aming pakikinig ng inyong salita, Panginoon, tinataas ko po sa inyo, Lord God, ang aming puso at isipan. Buksan niyo po ang aming spiritual eyes, spiritual ears, Panginoon, upang maunawaan namin, Lord God, ang mga mensahe na gusto niyo pong iparating sa amin sa oras na ito, Panginoon. Lord,
all the devil Panginoon to Lord God na manggugulo Panginoon sa oras na ito Lord God ay tatanggalin niyo po sa pangalan ni Jesus Lord God. Nawa Panginoon ang kapangyarihan yung mararamdaman namin sa bawat oras Lord God ng aming buhay Panginoon. Tunay nga Panginoon ko Lord God ng inyong pagmamahal ay hindi po matutumbasan Panginoon ng pasasalamat lamang po Panginoon dahil tunay Lord God na mahal niyo po kami Panginoon. Salamat po Lord God. Thank you po Panginoon bilang anak niyo Lord God na kami po ay malayang makakalapit sa inyo Panginoon. Ano man ang nangyayari sa aming buhay Panginoon ko Lord God. Lord, sa oras na ito Panginoon, hindi po hadlang ang mga nangyayari sa mundo upang purihin ka Panginoon dahil tunay nga Lord God na karapat dapat kang purihin at sambahin Panginoon. Itaas ang iyong pangalan Panginoon ko Lord God. Lord, patuloy ko pang tinataas sa inyo Panginoon ang mga pastoral staff Lord God ng aming simbahan Lord God. Si Pastor Lee, Panginoon, patuloy niyo po siyang ingatan, gabayan, patnubayan, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, O God. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga pastoral staff, Lord God, si Pastor Olivia, Pastor Ramina, si Pastor Ferdy, Panginoon, patuloy niyo po silang ingatan, gabayan, Panginoon, ang iyong Holy Spirit, ang inyong kapangyarihan, ang inyong kagalingan, Panginoon, ang mararamdaman nila sa bawat oras, O God. Salamat po, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat, Lord God, ay tinataas lamang po namin, Panginoon, sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Thank you so much sa napakagandang opening prayer ni Sister Miriam Manlangit. At sa oras naman na ito, upang kumpletuhin po ang ating pagsamba sa midweek service, of course, kailangan po nating tumanggap ng mabuting balita. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. So, handa po natin ating puso, ating isip, maging ating panulat. At kung may nagrema po sa inyong mga puso, huwag niyo pong kalimutan isulat para pwede niyo po yung balikan after po ng ilang araw at maibahagi po natin sa ating mga mahal sa buhay. Amen. So, muli po, handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. So, i-ready na po natin. Maging dyan po sa mga home church, high screen, i-ready na po natin. Wala pong iba magpapayag yung salita ng Diyos, ang ating associate pastor, Pastor Ferdinand Lopez. Sa pumapagpalang araw ng ating Panginoong Diyos, sa inyo pong mga home church, mga minamahal na kapatid, ang ating pong mensahe na mapapakinggan sa araw na ito ay mababasa po natin sa aklat po ng Filipos or Philippians chapter 4 verse 10 hanggang verse 13. Ito'y basahin sa atin ni Sister Chatty. Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng kulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang mahikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Mga minamahal na kapatid, ang ating mapapakinggan na mensahe sa araw na ito ay ang pamagat na The Secret of Being Content. Ano nga ba ang sikreto ng pagiging isang kontentong tao na hindi na po siya naghahangad ng mga bagay na wala sa buhay niya? Alamin natin po kung ano po ang mga dahilan. Una, ang dahilan kung bakit ang mga tao ay hindi nagiging masaya dahil sa mga problema at mga kahirapan na hindi po nila kagustuhan. Dahil ang dahilan ay sa fundamental problem na kung tawagin ang paunahing problema ng tao kung bakit po sila ay maraming kahirapan at nararanasan ng mga problema sa kanilang buhay sapagkat doon sa sinabi sa Genesis chapter 3 verse 1 to 6 na ang tao ay napahiwalay sa Diyos na kung dati ay ang tao namumuhay na kasama ang Diyos, wala po silang problema o kahirapan kaya sila ay kontentong kontento dahil ang lahat ng pangangailangan nila ay naroon na higit sa lahat dahil ang Diyos ay palagi nilang kasama. Kaya sila namumuhay na masaya, walang problema at kontento na sa buhay nila dahil ang Diyos ang dahilan kung bakit po sila ay masaya. Amen? Ngunit ang tao ay napahiwalay sa Diyos. Kaya naman anong nangyari? Sila ay naging makasalanan. At nung sila ay naging makasalanan, ang sabi po ng 1 John chapter 3 verse 8, sila po ay naging pagmamay-ari ni Satanas.
At nung sila po ay naging pagmamay-ari ni Satanas, dati sila ay nilingka ng Diyos ayon sa wangis. Ngayon, dumating sa kanila yung tinatawag na spiritual state na ang kalagayan nila ay naging alipin ni Satanas. At yung buhay nila nakaranas ng spiritual na problema. Ang spiritual na problema po, dumating sa buhay ang mga tao, ang samot-saring mga problema, ayan na po yung nagkaroon sila ng problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa paligid o sa ating pong panahon, lalong-lalo na problema na lagi nating nararanasan sa araw-araw sapagkat ito po ay kagagawan ni Satanas sa buhay ng tao. Na yun ay sa isip at puso nila ay mayroong nakatago o nakalihim na pinagdadaan ng problema. Gaya ng hindi nila maiwasan ang mag-alala, mag-isip ng masama, hindi nila maiwasan ang magkaroon po ng pagkatakot, pagkagalit, puot, dahil ang lahat ng ito ay kagagawa ni Satanas. At bandang huli, anong nangyayari? Nangyayari ay magkakaranas sila ng mga appeared problem o yung mga nakikitang problema. Gaya ng sila po ay naghihiwalay, mag-asawa, ang mga anak naglalayas, gaya ng financial problem, gaya po ng mga sakit, sakuna. Lahat po ng ito ay walang ibang may kagagawan kundi si Satanas. Kaya naman ito po ay tinatawag na spiritual problem dahil sa pinagmulan o pangunahing problema natin na ang tao ay napiwalay sa Diyos. Kaya naman naging makasalanan dahil si Satanas na ang naghari at kumontrolado sa isip at puso, buhay at yung katawan ng tao. Kaya naman dumating po yung tinatawag na absolute impossibility life. Na kung tawagin ay wala tayong magagawa o anumang gagawin natin ay hindi natin malulutas ang ating problema. Bakit? Dahil ang problema natin ay hindi po yung pera, asawa o anak o yung sakit o yung nangyayari ngayon ng pandemya ng coronavirus, kundi lahat ng ito ay nagmula sa pangunahing problema na kung saan walang ibang may gawa kundi si Satanas. Kaya yung buhay natin ay masasabing absolute impossibility life. Kaya naman yung destiny na kung tawagin ay nakalaan o nakatakdang mangyari sa buhay natin, oras, buwan, taon, ay hindi natin maiwasan sapagkat sino po ang may gawa at nagbigay nito? Walang iba kundi si Satanas. Kaya dumarating po sa ating buhay na tayo ay nagkakaroon po ng limitasyon sa ating buhay. Buhay na kung saan ay wala tayong kakayahan na malutas ang ating mga problema. Bakit? Dahil sa mga ito mga minamahal na kapatid. Kaya naman po sa araw na ito, sa mensahe na mapapakinggan natin mga minamahal na kapatid, palagi po dapat nating matandaan na ang mga problema at kahirapan na nararanasan natin sa ating buhay ay nagmula ito sa pangunahing problema. Kaya nanateba na kung saan ito ay namanak natin, kaya dumating po yung spiritual problem na kung tawagin ay ito'y mga kagagawa ni Satanas sa ating isip at puso, sa ating buhay at buong pagkatao, maging katawan. Kaya naman, dumating po yung absolute impossibility life na kung tawagin ay destiny na hindi natin mababago dahil nakatakda ng mangyari na kailangan at dapat nating harapin at maranasan. Kaya naman po ang lahat ng mga tao sa mundong ito na nakakaranas po ng mga itong klaseng mga problema ay dumarating sa buhay nila yung tinatawag na limitasyon. Kaya ang sikreto po ng pagiging kontento sa ating buhay, wag na wag po natin kalilimutan itong introduction na bakit ang tao ay hindi masaya dahil sa problema at kahirapan. Saan galing ang problema at kahirapan? Dahil sa pangunahing problema, hiwalay ang tao sa Diyos spiritually. Kaya naman sila ay naging makasalanan at nung sila ay naging makasalanan, sino ang gumihag at nagkontrolado ng kanilang isip, puso, katawan at buong pagkatao? Walang iba kundi si Satanas. Kaya lumitaw yung problema
na yung nagmamiobra ng buhay ng mga tao. Kaya kahit na anong paraan at gawin ng mga tao na hanapin at solusyonan ang kanilang problema, hindi po nila masusolusyonan at mahanap ang kanilang kasagutan dahil sa mayroon silang nakatakdang pangyayari na hindi nila maiwasan. Yan yung destiny sa kanilang absolute impossibility life. Kaya naman, yung buhay na limitasyon ay dumating sa buhay ng tao. Kahit na po tayo ay Kristiyano na, kahit na po tumanggap tayo sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating pagligtas, yes, saved na tayo. Hindi na po na mawawala yung kaligtasan sa atin. Pero, ang tanong, bakit po dumarating minsan sa ating buhay na tayo ay nagkakaroon po ng tinatawag na limitasyon kahit na po alam na natin na si Jesus Christ lamang ang tanging natin kung kasagutan sa ating buhay? Sapagkat mayroon pong mensahe na dapat ipahatid sa atin ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po mga minamahal na kapatid, upang po matamasa natin yung buhay na ganap na kasiyasiya na kaloob ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin mga minamahal na kapatid, kailangan po natin ma-encounter sa buhay natin ang limitasyon. Bakit? Kasi tayo, kahit na po tayo ay mananampalataya, nauuna pa rin yung tinatawag na self-centeredness na kung tawagin ay tayo yung nasusunod at ang ating Panginoong Diyos ay hindi natin nasusunod yung kalooban niya. Kaya naman po yung halimbawa po dito ang buhay ni Job. Si Job po ay isang matuwid at isang tao may takot sa Diyos na kung tawagin siya ay mananampalataya kagaya natin. Pero dumating sa buhay ni Job na nakaranas po siya ng krisis. Ano yung krisis? Lahat ng kanyang mga ari-arian ay isang araw ninakaw, kinuha ng mga kaldiyo at sabiyo. Higit sa lahat, dumating pa yung aksident sa kanyang pamilya na isang araw bumagsak ang bahay ng kanyang anak na panganay at lahat ng mga anak niya na nandoon na nag-iinuman, nagkakasiyahan ay namatay. Higit sa lahat, nung siya po ay iniwan ng kanyang asawa, yung kanyang katawan ay nagkaroon po siya ng cancer sa balat, kung tawagin ay leprosy. Bakit po kahit na po si Job ay matapat na naglilingkod sa Diyos at higit sa lahat, si Job ay patuloy na siya ay nangahawak sa pangako ng ating Panginoong Diyos? Ang tanong, bakit nakaranas pa rin po siya ng limitasyon sa kanyang pananampalataya? Ganon din po sa buhay natin mga kapatid. Kahit po tayo ay naniniwala kay Jesucristo, but in actual situation or actual fact na nararanasan natin yung ating mga problema at kahirapan, doon po nasusubok kung yung ating nga po bang pananampalataya ay only Jesus Christ is the solution of our fundamental problem, spiritual problem in our absolute impossibility life. Doon po nasusubok o nakikita kung talaga yung pananampalataya natin ay ginto o totoo. Kaya naman po mga minamahal na kapatid, para po magkaroon tayo ng sikreto na pagiging isang taong kontentado sa lahat ng ating buhay pangangailangan, wag na wag po ninyong kalilimutan na dapat nating maranasan yung buhay natin ang buhay na mayroong limitasyon. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may limitasyon, may hangganan. May hangganan ng ating lakas, may hangganan ng ating talino, may hangganan ng ating buhay. Bakit po may hangganan tayo? Pati po yung ating pong pananampalataya o pagtitiwala ay dumarating na nanghihina o dumarating na nawawala. Bakit po? Dahil nais ng Diyos na makita natin kung ano yung plano sa atin ng Panginoong Diyos. Gaya po ni Hannah, na si Hannah, siya po ay nakaranas po ng absolute despair. Na kung tawagin ay
binubuli ng kanyang karibal na si Penina na bakit si Hana ay wala siyang anak na maibigay sa kanyang asawang si Elkana. Anong nangyari? Siya po ay nakaranas po ng absolute despair. At bakit po si Hana na isang Hudya tapos yung asawa, karibal ng si Elkana ay karibal ng si Penina, hindi naman Hudya o Israelita, ay siya pa yung mas maraming anak samantalang si Hana ay walang anak. Ipinaranas ng Diyos kay Hana na iyon upang si Hana po ay mahanap niya ang kalooban ng Diyos kung bakit si Hana ay walang anak. Kaya ganun din po sa ating buhay. Lahat ng kawalan na nararanasan natin sa ating buhay ay hindi po ito sumpa na ipinaparanas sa atin ng Diyos o kaya'y malas ang ipinapakita sa atin ng pain, kundi sa kabila ng ating pong kawalan, absolute despair sa ating buhay, may nakatagong plano para sa atin ang Diyos. Sunod pa si Noemi na siya po ay namatay ng asawa at ng dalawang anak at mayroon pa siyang mga manugang na kung tawagin ay sila ay hindi na makakapanganak dahil si Ruth at saka si kanyang sister-in-law ay namatayan sila ng asawa. Kaya naman si Noemi aalis niya na ang kanyang dalawang manugang. Bakit? Kasi si Noemi hopeless na po siya. Kaya naman dito natin makikita mga minamahal na kapatid, bakit po tayo nakakaranas ng tinatawag na hopeless ating buhay, na ginawa na natin ang lahat ng mga paraan na alam natin, pero bakit hindi po natin masolusyonan? Nawawala na tayo ng pag-asa. Ayan na tayo ay ginamit na yung ating natutunan, naranasan, yung ating lakas, lahat na. Pero dumarating ang time na tayo ay nawawalan na ng pag-asa. Nauubos na po yung ating pasensya. Nawawala na po yung ating pong self-control, yung pagtsatsaga. Lahat ng iyan ay nasa likod nito ay may plano ang Diyos. Kaya naman po mga minamahal na kapatid, dapat natin matandaan na God allow us, God created us to have limitation in our lives so that we depend on God. Amen? Kasi tayo ay namumuhay sa wrong imprint, wrong nature, and wrong rooted sa ating buhay. Na kung tawagin ay dumidepende tayo sa ating lakas, sa ating talino, sa ating pong kakayanan, sa ating naranasan, dumidepende tayo sa tao, dumidepende tayo kung saan alam natin siya ang superhero natin o nagiging Diyos-Diyosan natin. Kaya anong nangyayari? Tayo ay nahuhulog sa tinatawag na religion. Yan na ay katulad ni Apostol Pablo, na si Apostol Pablo nahulog siya sa religion dahil sa pagnanais niya na masunod ang salita ng Diyos o yung kautusan sa Biblia. Napaka-reliyoso ni Apostol Pablo, pero ang problema, hindi niya mahanap doon ang tunay na kaligtasan sa pagsunod niya lamang sa kautusan o sa Biblia. Ganon din po sa ating buhay. Kung sinusubukan nating hanapin ang kaligtasan natin doon sa pagsunod sa kautusan sa Biblia na wala ang banal na espiritu, mahulog po tayo sa kagaya ni Apostol Pablo na ano? Magiging tayong legalism. Di nyo po ba alam na kapag po tayo ay nakapanakit, nagkundem ng damdamin ng ating pong mga kapatiran o mga tao na nasa paligid natin at sila po ay nasaktan, katulad tayo ni Apostol Pablo na ano? Pumatay ng kaluluwa. Si Apostol Pablo, literal na ginawa niya yun na ano? Dahil sa siya po ay napaka-deboto niyang sundin ang kautusan na nakalagay sa Biblia, ang mali na ginawa niya ay pinagkakalala
pinagpapatay niya ang mga Kristiyano. Kaya doon po makita natin na si Apostol Pablo ay naging isa siyang mamamatay tao dahil sa pagsunod niya sa kautusan na kung titignan, napaka-sigasig niya, napaka-legit niya, umasipag siya. Napakatapat niya sa kanyang tungkulin bilang isang Pariseo. Pero kung wala ang Panginoong Hesukristo sa buhay niya at wala sa kanya ang tulong ng Banal na Espiritu Santo, ano mangyayari? Siya po ay magiging isang tao, mamamatay tao. At nahulog siya sa sumpa ng legalismo na kung sa likod ng legalismo ito ay si Satanas. Wrong imprint. Wrong rooted. Kaya naman, wrong nature ang lumabas sa kanya. Anong nature niya? Mamamatay tao. At tayo din mga minamahal na kapatid, kung hindi po natin mapagtagumpayan ang ating buhay na may mga limitasyon, mahulog po tayo sa tinatawag na humanism way. Anong humanism way? Even though kahit na tayo po ay mga Kristiyano, mahulog pa rin po tayo saan? Sa religion. Anong religion? Kagaya na lamang po sa buhay ni Hannah, na si Hannah pumunta siya doon sa templo para ano? Para manalangin na humingi ng anak. Na ang purpose kung bakit siya manalangin doon sa templo, humingi ng anak para hindi na siya kutsain o mayroon na siyang panghigante sa kanyang karibal na si Penina. Kaya siya ay nahulog sa reliyon. Si Apostol Pablo nahulog sa reliyon sa pagtupad ng kautosan. Kaya siya naging legalismo, nasa likod na si Talas, kaya siya naging mamamatay tao. At si Noemi nahulog din sa reliyon. Bakit? Kasi akala niya malulutas ang kanyang problema kung siya ay aalis sa Kanaan, higit sa lahat. Si Job nahulog din si Job sa reliyon. Bakit? Kasi habang nagkakainan ang kanyang mga anak doon sa bahay ng panganay niyang anak, ay inuunahan niya na ang Diyos na humingi siya ng tawad sa Diyos para sa kanyang mga anak. Eh, hindi yun ang kalooban ng Diyos, pero ginawa niya yung kanyang paraan na ano, na para hindi parusaan ng Diyos ang kanyang mga anak, siya na yung humingi ng tawad para sa kanyang mga anak sa ating Diyos. Reliyon po yun. Ginagamit po ni Satanas ang reliyon na ito para po tayo ay lalong mapalayo sa Diyos, at higit sa lahat, yung buhay natin ay di natin matamasa ang tunay na kasagutan ng gospel sa ating buhay. Kaya naman po, nahulog po ang mga tao sa reliyon. Ayan na sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga unbeliever, mayroon silang mga ribulto, mayroon po silang mga anito, imahe ng mga Diyos-Diyosan na kung saan doon po sila ay nagiging masigasig. Bakit? Dahil yun ang kanilang pamamaraan. Para ano? Para maging kontento. Hanapin yung tunay na kasagutan at kasiyahan na hindi nila mahanap sa anumang mga bagay. Ganon din po sa atin. Kapag tayo ay may mga problema, hinahanap natin ang Diyos. Para ano? Malutas ang ating problema. Kaya naman po, yun po ang dapat nating matandaan. Bakit binigyan tayo ng Diyos ng buhay, kaisipan, damdamin, lakas na mayroong hangganan? Para po mahanap at makita natin kung ano ang plano sa atin ng Diyos. At anong mangyayari kapag hindi po natin nahanap yung plano sa atin ng Diyos? Mahulog po tayo sa tinatawag na pagiging adik. Kaya po makikita po ninyo na even though men's association, young people, young adult, and children pa, na nakakarinig na ng gospel, nakatanggap na ng kaligtasan dahil tinanggap nila ang Panginoong Kristo, bakit pa rin nahulog po sila sa pagiging addict sa ML, alcohol, sex, cigarette, pagsusugal, lalo na sa droga? Bakit? Dahil po ang dahilan ay dahil ang buhay nila ay hindi pa nila nahanap ang tunay na kasagutan sa kanilang buhay, dahil ang buhay ng bawat isa ay may limitasyon. Na kung saan ay ito ay pwedeng gamitin ng Diyos sa atin para makita at mahanap natin kung ano ang tunay na kasagutan
kasagutan sa ating mga problema. At anong pong mangyayari kapag hindi pa po natin mahanap ang tunay na kasagutan sa ating buhay, dumarating sa punto ang tinatawag na pagdi-divorce o tinatawag na pagpapakamatay. Marami po sa balita na ang dami ng papakamatay na tao. Kung mapapansin niyo po doon sa Korea, mayroon pong Christian artist na kung tawagin nung siya ay bumagsak ang kanyang career, hindi dahil po sa pandemic, anong nangyari? Naisip niyang magpakamatay. Bakit? Kasi nung siya ay sikat na artista, nabago yung kanyang buhay. Pero nung siya po ay bumagsak ang kanyang career, hindi na po siya naging sikat na artista, anong nangyari? Siya po ay nag-commit ng suicide. Kaya naman po, kung hindi po natin maunawaan at makita o mahanap ang plano sa atin ng Diyos kung bakit ipinapahintulot sa atin ng Panginoon ang mga problema at kahirapan gaya po ng spiritual problem, hidden problem, apparent problem in our lives at makaranas ng absolute impossibility life, hindi po natin mauunawaan at purong hindi natin makita at maranasan kung ano nga ba ang dahilan kung bakit kailangan nating maniwala kay Jesucristo. Amen? Tayo po ay ang dami po nating tinanggap na wrong imprint, wrong rooted sa ating puso, emotional wound o scars, at yung lumabas ay wrong nature, yung maling pag-uugali, maling pananalita, maling gawa. Yun yung wrong nature na kung saan ito ang paraan ng Diyos na maranasan natin ang limitasyon sa mga buhay natin na ito dahil dumidipindi tayo sa ating nakaranasan, lakas o talino na kung tawagin ay hindi ito makakapaglutas sa ating spiritual problem o fundamental problem dahil yung buhay natin ay absolute impossibility life na kung ito ay dumating sa ating buhay, ano mangyayari? Doon lamang natin mararanasan ang pagkilos at ang trabaho o gawain ng Diyos na ano, iligtas tayo to restore our intimate or broken relationship sa ating Panginoon. Without life limitation, hindi natin mahanap at makikita kung ano yung plano sa atin ng Diyos. At ang plano sa atin ng Diyos, Jeremiah chapter 29 verse 11, nang sabi doon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to curse you." Ayan po ang sabi ng Panginoon, at dinagdag niya pa po doon na, "And I'll give you hope in the future." Kaya lahat na nangyayari sa ating buhay ng mga problema, kahirapan, sakot sa ating mga pagdurusa ay hindi po ito sumpa, kundi ito po ay great blessing sa atin na maranasan upang mabuksan ang ating spiritual eyes, spiritual ears, na ano? Na makita at mahanap ang nakatagong perfect plano sa atin ng Diyos. Amen po mga minamahal na kapatid. Gaya na lamang po ni Job. Tignan niyo po si Job. Nung si Job ay nakaranas po siya ng crisis, accident, cancer sa kanyang buhay, doon po siya nagtanong sa Diyos. Sabi niya, "Panginoon, ano ang kasalanan ko kung bakit mo ako pinahintulutan na magkaroon ng ganitong mga samsaring mga problema?" Nagkukumplit na siya sa ating Panginoon dahil dumidipindi siya kung ano yung ginawa niya. Ano ba yung ginawa niya? Palagi siyang nagsasamba, nag-offer ng burnt sacrifice sa Diyos para purihin ang Panginoon. Yun yung kanyang tingin. Pero hindi niya alam na only knowledge lamang ang pagkakilala niya sa ating Panginoon. Bakit? Kasi hindi niya pa na-personalize na marinig at makita ang Diyos sa buhay niya. Kundi, puro na lamang po siya na naririnig at nakikilala niya ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Pero, nung dumating sa punto na si Job ay dumating yung limitasyon ng kanyang pananampalataya, dahil ang pananampalataya only knowledge. Kaya naman, anong nangyari?
ang Diyos ay nagsalita mismo personally sa kanya. Nang sabi ng Diyos kay Hob, Hob, nung ginagawa ko ba ang araw, ang bituin, ang mga planeta, ang mundong ito, ang langit at ang lupa, nandun ka ba? May karapatan ka ba na manumbat sa akin ayon sa ipinaglalaban mong katwiran na ikaw ay matuwid? Di dapat ikaw makaranas ng parusa dahil ikaw ay matuwid, dahil dumidipindi ka sa ginawa mo, sa lakas mo, sa pananampalataya mo, kaya mayroon kang panumbat sa akin? Sabi sa kanya ng Diyos. Kaya naman, noong matapos na si Hob at ang Diyos ay one-on-one na sila ay nakapag-usap, si Hob po ay nagpakumbaba at inamin niya sa kanyang sarili na siya po ay maling-mali ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil ang pananampalataya ni Hob ay ano? Self-centeredness. Anong self-centeredness? Dumidipindi siya sa anong palaman niya sa Diyos at ginagawa niya yung bagay na pagsakripisyo sa ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang ano? Ng kanyang self-centeredness, pananampalataya niya. Sabi po ng Biblia, mga minamahal na kapatid, na ang kaligtasan, ito ay grace ng Diyos. Hindi po yung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating mga gawa. Maraming nagtuturo po na ibang sekta na para tayo maligtas, kailangan natin na gawin ang sundin ang kautusan. Gaya ni Apostol Pablo, hinahanap niya ang kasagutan, ang kaligtasan sa kanya sa pagtupad ng kautusan. Pero, ano ang nagiging kalabasan? Naulog siya sa pagiging legalist mo at naging mamamatay tao siya. Kaya ganun na ganun din po ang nangyari po kay Hob, na ang pagkilala niya sa Diyos ay knowledge lang, not personalized. Amen? Kaya po, naranasan niyo ho ang limitasyon ng kanyang pananampalataya sa Diyos na dumating sa kanya ang buhay na ganito upang mismo ma-encounter niya ang Diyos in person. Meaning to say, God make a way to hope na ma-personalize niya ang Diyos sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng limitasyon. Anong limitasyon? Yung ma-encounter niya ang problem and difficulty sa kanyang buhay. Para ano? Para may correct, may tamang line ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Na ang kanyang pananampalataya, not only understanding, not only knowledge, but it will be experiencing, personalized. Mga minamahal na kapatid ko sa Panginoon, it's okay kung ang ating pagtitiwala o pananampalataya sa Diyos is sa pamamagitan ng knowledge. It's okay. But in times that God encounter in our lives, mga minamahal na kapatid, through actual situation, ito po nangyayari kasi kapag nakikinig tayo ng mensahe, napaka-sure yung ating pong pananampalataya. Only gospel is the solution of our spiritual problem. Pero kapag dumarating na sa punto na naharap na tayo sa mga samsari mga problema, in actual fact, hindi natin ito na re-recognize palagi na spiritual problem na intervene ni Satan. Kundi nakakaptured muna tayo ni Satan bago ma-recognize natin, itong problema ito ay works ni Satan. Bakit nangyari yun? At because members, we have limitations in our lives. Kagaya ni Hob, na nung siya po ay hindi niya pa nararanasan ang mga problems and difficulties sa kanyang buhay, yung pananampalataya niya sa Diyos ay napakatindi, napakamatatag. Pero nung dumating na po yung time na si Hob ay wala na, dumating yung kanyang pananampalataya at limitasyon, anong nangyari? Nag-compense si Hob sa Diyos. Nang sabi niya, Panginoon, nararapat ba na ako ay parusahan? Ako ba'y nakagawa ng pagkakamali o nakagawa ng kasalanan sa inyo? Hindi niya alam na si Hob ay ang kasalanan niya na hindi niya malutas-lutas ay sa original sin. Amen? Wala siyang ibang kasalanan na ginawa maliban lamang sa namana niyang kasalanan kay Adan at Eva na original sin. Kaya si Satanas nandoon pa rin na nag-i-intervene sa buhay niya. Kaya naman inalaw ng Diyos si Satanas na umatakis kay Hob ang mga problema at kahirapan sa kanya para masolve ang kanyang fundamental problem. Ano yung fundamental problem?
hiwalay pa rin siya sa Diyos. Mayroon siyang kasalanan. Kaya si Satan nag-i-intervene sa buhay niya. And God is a gracious God because God allows Satan to attack Job so that Job will encounter God as a personalized. Yun po yung pinakamahalaga na dapat nating matandaan upang magkaroon tayo ng content sa ating buhay. Amen? At pangalawa, si Hannah. Si Hannah, mula po nung hindi niya na malutas ang kanyang problema, nagkaroon na po siya ng absolute despair, wala po siyang ibang nahanap at nakita ay kundi ang plano ng Diyos. Bakit? Kasi nung makita niya po ang Israel ay wala ng leader gaya ni Priest Eli at ang kanyang dalawang anak na hindi naman po sila na nagiging matuwid sa pagpapalakad sa bayan ng Israel. Ang nakita ni Hannah ay yung perfect will ng Diyos para sa Israel. Kaya nabago yung prayer niya. Nang dadang prayer niya ay pag-iigante sa kanyang karibal na si Penina. Pero nabago yung prayer ni Hannah na ang prayer niya ay bigyan siya ng anak na isang lalaki at gagawin niya itong Nazareno na kung tawagin ay siya yung magiging leader ng Israel na i-imprint ang gospel sa Israel. Bakit? Kasi nalus ang Israel, ang kanilang covenant sa Diyos, nalus nila yung gospel. Kaya yung panalangin ni Hannah ay nahanap ang perfect will ng Diyos sa kanya kung bakit pinahintulot ng Diyos na hindi siya magkaanak. Amen? At pinahintulot ng Diyos na siya ay tinutulig sa ni Penina. Para ano? Para sa pamamagitan ng pagtuligsa ni Penina at sa pamamagitan ng pagiging hindi niya pag-anak ay doon niya mahanap ang ano? O ma-personalize ang gospel ng Diyos na ano? Na ang kailangan ng Israel ay ma-restore yung covenant nila. Ma-restore yung gospel sa Israel. Kaya nung mahanap ni Hannah ang plano ng ang kalooban ng Diyos sa kanya, yung panalangin niya ay magkaroon siya ng isang anak na lalaki at iaandog niya sa templo para maging isang priest or prophet ng Israel na siya yung gagamitin ng Diyos ma-restore ang covenant o yung gospel sa mga Israelita. Amen po mga minamahal kapatid. Sunod po ay si Noemi. Na si Noemi na karanas po ng hopeless sa buhay niya sapagkat namatayan na siya ng asawa, namatayan pa siya ng dalawang anak, wala nang susunod na lahi nila na maging Hudyo o Israelita. Kaya naman po, siya po ay hopeless. Pero nung dumating po yung panahon na si Noemi ay nabuksan ang kanyang spiritual eyes and spiritual ears, nakita niya na itong si Ruth na perfect disciple niya. Dahil si Noemi, habang kasama niya ang kanyang manugang na si Ruth, dinideliver niya ang gospel sa kanyang manugang. Ano nangyari? Nung dumating na yung panahon na hopeless na si Noemi, yung kanyang disciple na si Ruth ay nag-arise. Anong nag-arise? Nahanap ni Noemi na si Ruth na disciple niya ay ginamit ng Diyos para ma-restore yung kanilang lahi. Anong lahi? Lahi ng pagiging isang Israelita. Amen? Kaya lumitaw po si Haring David na kung saan ay siya yung naging hari ng Israel upang ang Israelita ay mamuhay sa kanilang covenant sa Diyos. Amen? Maging din po si Apostol Pablo na noong si Apostol Pablo ay pumunta po doon sa Damasco para hanapin ang mga Kristiyano at plano niya silang pagpapatayin, doon niya lamang na-encounter ang Diyos. Amen? Na-encounter niya ang ating Diyos dahil si Jesus Christ mismong nagpakita sa kanya. Ganon din po sa ating mga minamahal na kapatid, yung pagbabago na inahanap natin sa ating asawa, sa ating anak, sa ating mga ka-church member, maging sa ating sarili, ay hindi nang gagaling sa ating sariling lakas o karunungan, kundi ito ay trabaho ng Banal na Espiritu. Amen? Kapag ang Banal na Espiritu ay kumilos sa ating buhay, mapipersonalize natin na ang gospel is the only solution of our spiritual problem,
absolute impossibility life, mababago po yung ating pong wrong imprint, wrong rooted, yung wrong nature sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na espiritu. Pero ano ang paraan? Ang paraan para kumilos yung banal na espiritu sa ating buhay upang baguhin yung ating wrong imprint, wrong rooted, wrong nature ay sa pamamagitan ng pakikinig, ng gospel. Dahil habang may nakikinig ng gospel araw-araw, minuto at segundo, ano nangyayari? Lahat ng wrong imprint, wrong rooted, wrong nature ay unti-unti ito natatanggal. Mawawala sa atin. At ano mangyayari? Ang mapapalitan ay right imprint. Right rooted din. Ano mangyayari? Bunga. Right nature. Yung tayo magiging isang witness. Amen. Kaya naman mga minamahal na kapatid, once na na-personalize na natin ang gospel because naranasan na natin na ang gospel lamang ang tanging solusyon sa ating spiritual problem, ano mangyayari? Ang mangyayari ay lilitaw yung bunga, yung nature, yung right nature. Dahil po, nagkaroon na tayo ng right imprint, right rooted, which is gospel implanting our mind, implanting our heart. Din anong lalabas? Maglalabas ay bunga ang right nature, which is gagamitin tayo ng Diyos maging isang witness. Anong klaseng witness ang makikita sa atin, sa ating asawa, sa ating anak, sa ating pamilya, sa ating simbahan? Yung bunga ay magkakaroon tayo ng absolute value sa gospel. Amen po ba mga minamahal na kapatid? Kaya tignan ninyo ang inyong asawa, ang inyong mga anak, ang inyong mga ka-church member, maging sa sarili mo. Bakit po? Mayroon ka na pong absolute value sa gospel na ang gospel is everything in your lives. Because you personalize na yung gospel, naranasan mo na yung gospel na tanging ito lamang po ang solusyon sa ating mga problema. Dahil ang mga problema natin ay hindi natin problema, kundi ito ay spiritual problem na kung saan ay kagagawa ni Satanas. Kaya naman, yung gospel ay absolute value mo na siya yung everything na makakapaglutas ng gawa ni Satan sa buhay mo. At pangsunod, yung mapipersonalize mo na ang gospel ay siya yung magiging isang absolute priority mo. Yun yung right nature na lalabas sa ating buhay, maging isa tayong witness na ang priority natin ay only, laging worship. Amen? Worship. Noon, ang priority natin ay maghanap buhay, pera, asawa muna, anak muna, akin muna. Yung sinusunod natin ay yung sarili natin. Kaya self-centeredness, money-centeredness, and successful-centeredness tayo. Which is trap ni Satan. Captured tayo ni Satan. Kaya dumarating na, mayroon tayong life limitation. Pero nung nangyari na, tayo ay nakapag-personalize o na-encounter o naranasan natin not only knowledge but we experience, we encounter the presence, the power of the gospel. Anong nangyari? Nabago yung ating priority. Ano yung nabago sa atin? Nabago yung ating isip, yung ating puso at yung ating pagkatao, ugali at yung ating pananalita maging yung ating pagkilos araw-araw. At anong nangyayari? Yung purpose natin ngayon ay naging maliwanag, confirm. Amen? Na yung confirm ng ating layunin kung bakit tayo ay tinawag ng Panginoong Diyos maging witness ay para sa susunod na henerasyon, which is evangelism and mission. Amen po ba mga minamahal na kapatid? Kaya naman po mga minamahal na kapatid, kailangan po nating ma-personalize o maranasan na tunay nga wala nang ibang kasagutan sa ating spiritual problem, absolute impossibility life, or fundamental problem sa ating buhay, kundi ang gospel. Jesus is the only way solve our fundamental problem, spiritual problem, absolute impossibility life. Because Jesus Christ is Almighty God. Is the answer, solution sa lahat ng ating mga problema. At anong mangyayari? Dito na tayo magkakaroon ng satisfaction o tunay na kasiyahan.
Kahit na walang pera, masaya tayo. Bakit? Kasi I have Jesus Christ. Amen? You are blessed. Amen? Ang blessing na natanggap mo, kapatid, ay kaligtasan. Mula kay Jesus Christ na tinanggap mo bilang Panginoon Diyos na tagapagligtas mo dahil siya yung naglutas ng iyong fundamental problem. Siya rin ang makakapaglutas ng iyong spiritual problem. Higit sa lahat, yung siya rin ang makapagpuposibleng baguhin yung imposible mong buhay. Amen? Let us enjoy. Let us experience. Let us personalize the gospel. That the gospel is everything, satisfaction, and only solution sa ating mga problems. Amen po ba, mga minamahal na kapatid? Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa gospel na napakinggan namin. We admit that ourselves, O God, Lord, ay mahina kami. Wala kaming kakayahan, wala kaming anong lakas o kapangyarihan na solusyonan ang aming fundamental problem, ang aming spiritual problem na kagagawa ni Satanas. Git sa lahat, yung destiny na absolute impossibility sa aming buhay kung wala po si Kristo Jesus sa aming mga buhay. Thank you, Lord, na kayo po yung patuloy na kikilos, magtatrabaho sa aming pong mga pananampalataya, sa aming pong kaligtasan, lalong-lalo na yung pagbabago ng aming isip, puso at buong pagkatao. We entrust everything to you, Lord. We depend only you, Father Lord. Not our power, not our strengths, but the power of moving work of the Holy Spirit in our lives, in our family, and to our futures, Father Lord. Salamat po, Panginoon, itong aming dalangin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, napakinggan na po natin ang salita ng Diyos. Are you blessed? Amen. Amen. So I believe na lahat po tayo na blessed sa mensahe dahil ayan po ay pagkain na ating spirito. Amen. So this time po, dadako naman po tayo sa mahalagang anunsyo ng ating pong simbahan. Can I catch your hearing and listening para naman din natin makalimutan kung ano po yung mga mahalagang natin. Unahin ko na po yung pinapakiusap ng ating pong duty pastor ng YP. So, si Pastor Ramir na po ay nagpapa-announce na kung saan sa darating na linggo po, again, sa darating na linggo na po, third worship service or yung pong 11:30 to 1 p.m. Ang tinatawag po natin dyan ay YP or Young People Devotional Worship. Ibig po sabihin nun, sila po yung nakatalaga sa third worship para mag-devotional worship service. Sila po yung mga YP po, ang tatayo sa pulpito, ang mag-opening prayer, yung pong mag-MC, di ba? Tapos may baka may special number sila. At bakit po ito ginawa ng youth pastor nila na si Pastor Ramirez na dahil po nangailangan po ng devotional offerings ang YP. As you know po, nasa pandemya tayo at ang mga YP po, dumadami po sila, especially according to Brother Peter, papayagan na yata yung pababa, 15 pababa. So, dadami na naman po sila. Kaya nga po dati, pinuprovide po yan ng church natin, ng merienda sa kanila. So, kahit maliit, no? Pero this time po, dahil pandemya at alam naman natin na marami na wala ng work at hindi na po ganun kalaki ang nag offering sa atin, kaya po wala pong budget ngayon ang Young People. Kaya naman po, kung maaari po, pwede po kayong magbigay ng konting tulong para sa Young People Ministry. Kung ano lang po yung abot ng inyong makakaya, pwede nyo pong i-donate yan. Magkakaroon po tayo ng special devotional offering for youth, Young People. Okay po ba yun? So, ayan po ha. So, third worship lang po yan, hindi the whole first, second, third. Side worship lang po ang kanilang devotional worship service. So, yung mga anak niyo po, magpapaalam sa inyo, third session po yung kanilang aatinan. Amen. But, open din naman po yung sa mga young adult and adult. But, pinakamarami po yung papasok ay mga young people. Mga nanay, supportahan po natin yung mga young people po ninyo. At again, kumakatok po sila sa inyong puso na tulungan po sila sa kanila pong devotional offerings po na hinihingi sa inyo. Salamat po. And again po, tuloy-tuloy pa rin po, nagpapada po kami. Salamat po sa muli po niya nagpagpapa-schedule. Ang ganda ng ating pong flow, ng ating pong schedule last time. So again po, i-re-echo ko lang.
at 3 worship services tayo every Sunday. Matagal natin yang sinimulan at nagpapatuloy po. So meron po tayong 8:30 to 10 o'clock for session. Second service naman po ay 10 o'clock to 11:30. At yung last service naman po na magiging devotional lang youth, young people, ay 11:30 to 1 p.m. Gusto ko lang din po ipaalam, ha? Hindi po yan every Sunday, ha? One Sunday lang po yung youth ministry devotional service. Isang Sunday lang, itong Sunday lang po na ito. Sa susunod, babalik na po tayo na po devotional service worship. Amen? And also, nagpapatuloy pa rin kami nagpapadala po ng mga video home messages sa ating senior pastor pag Sunday, at gayon din po sa may Tagalog service din po, Tagalog message, at gayon din po ang children ministry. Panoorin po natin yung mga bata. And this coming Sunday din po, praise the Lord, nakapagpadala po ating senior pastor ng ayuda for the 6 times para po sa ating mga members. Praise God, mayroon na naman tayong rice, 10 kilos rice, houses by houses po. Hindi po yan na member by member or family by family. So, dalawang pamilya man sa isang bahay, 1 lang po or 10 kilos lang po yung matatanggap nila. So, 2 o'clock po. 2 o'clock po ang pagbuha po ninyo ulit ng inyong ayuda sa simbahan. At kukunin niyo po yan kung sino po yung duty pastor niyo. Amen? So, thank you so much po and God bless us. Humingi po ng panalangin ating senior pastor. Patuloy na natin po siyang idulog sa Panginoon na siya po ay palakasin pa at bigyan ng magandang buhay dito sa Korea. May nahirapan din po sila, gaya natin may pandemya doon. At nawa, naisin na ng Lord or bigyan na ng Lord yung kahilingan na makadalaw po sila sa atin on February. Mabuksan na po yung daan papasok dito sa mula Korea dito po sa Pilipinas. Ay po, this time ban po sa ang mga 20 countries. And also, patuloy na siya ipanalangin po. Amen? At yun po, nagbukas din po ating senior pastor. Makalimutan ko po, every Wednesday, kanina po, may Bible study po ang ating senior pastor. All member Bible study. So kung gusto nyo pong makasama dyan, all you can do is, kung member kayo ng TGSMC All Members, all you can do is just click the link ng Zoom at makakapasok po kahit maririnig nyo po ang pagtuturo ng ating senior pastor. See you on Wednesday and God bless us. Hallelujah, praise the Lord. Ayan po, narinig na po natin ang mensahe na napakalaga sa pamumuno ng ating Associate Pastor, Pastor Ferdinand. At narinig niyo po yung mga announcement. Kaya naman sa oras na ito, tayo po maghanda sa huli po natin pasasalamat ng pag-awit sa ating Panginoon. Tinagap po natin ang grasya mula sa salita ng Diyos. Kaya marapat lamang pasalamatan natin ang Panginoon. Pawitin nga po natin ang give thanks. Grateful heart, give thanks.
all bow down and pray to our God. Father God, thank you so much for this wonderful time, O God, that you've given to each one of us, Lord. Especially, Father God, our recording God here in the house of and the home church po ni Sister Miriam Mandami, Panginoon, kasama na kanyang kapatid, Teacher Melissa Lassin, O God. Salamat po, Ama, na patuloy po, Lord, na pumagit na ka sa buhay ng mga kapatid na ito at ng mga pamilya nila. Saan po na kanilang mga anak, Panginoon, Ama, at kapatid, na sila po, Ama, ay na magandang ehemplo sa kanilang pamilya. Ang kanilang panganay na si Sister Melissa, Teacher Melissa, Lord, ay naging lingkod mo, naging teacher, Lord, ng Children Ministry at patuloy, Lord, na sumusupport na sa ating sima sa pamamagitan ng pangalan. Ngayon din naman si Sister Mina, Lord, sa kanyang mission, Lord, na ipanalangin din ang simbahan, Ama, at magkaroon ng home church, pangalagaan ang kaniyang mga miyembro, Panginoon, at pananatili ng kanilang home church na nanatiling nanonood at nag-worship sa inyo, Ama. Ama, lalangin si Sister Miriam, ang langit, Panginoon, patuloy mo siya bigyan ng wisdom, knowledge, and God, upang, Lord, mas matake care po niya na maigi ang kanyang home church, Panginoon, at pag-umilaw po siya, Ama, sa dalawang Sister Melissa, Lord, Teacher Melissa, O God, sa tahanan nila, Panginoon, sa home church nila, Ama, upang kanilang mga anak, Panginoon, ay may natiling maglilingkod din sa inyo, Panginoon, in the future, in the new generation, O God. Kaya mga patuloy, Lord, na papasukin niyo po ang mabuting balita sa apat na sulok na kanilang mga tahanan, Panginoon. Tahanan ni Teacher Melissa, tahanan ni Sister Miriam, Panginoon, Lord, na lahat po ng ilaw doon, Panginoon, ay ilaw na nagmumula sa inyo, Ama. And let their light, Father, get to be shine sa mga nasasakupan nila, gayon din sa mga unbeliever, Panginoon. Gamitin niyo po ang buhay ni Teacher Melissa at ni Sister Miriam na umilaw sila, Panginoon, dito sa mga bilang at tanglaw sa mga tao, Lord, na wala pang gospel, Panginoon. Let the gospel, Lord, ay maging personalization po nila, maging ang pamilya nila. And salamat po, Ama, sa narinig namin mensahe sa ginamit mo, Lord, Pastor Ferdinand Lopez, O God, na ang mensahe niya, Panginoon, ay una niya pinanalangin, inaral, nilagay sa gitna ng kanyang buhay, iniyak sa inyo, Panginoon, kahit may kapangyarihan, Lord, na i-penetrate anumang gawa ng kalaban sa buhay ng bawat nakinig sa home, sa home churches, Lord, na mga nakinig. Salamat po, Ama, rin sa buhay na amin senior pastor, Reverend David Lee, Father God, na siya pong nakaisip at nagkaroon ng wisdom mula sa Panginoon na magkaroon po kami ng home church at ganito pong home video recording. Father, remember our senior pastor, mag-isisama niyo at nurim, O God. And bless all the pastoral staff and all the mga sumusunod sa amin sa home video na gaya-gaya po ni Peter, Sister Lord, Lord, and Father. Thank you so much, Lord, and we give you back all the praise and all the glory, Father God, in the mighty, mighty name of our Lord Jesus Christ. We pray. Amen. Amen. Hallelujah.